Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong programa. Siya nga pala, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yula. Hindi na ako magkukwento pa tungkol sa buhay, pamilya ko dahil hahaba lamang ang sulat ko, kaya sisimulan ko na lamang noong may nakilala akong lalaki sa internet. Itago niyo na lamang siya sa pangalang Bernard. At noong makilala ko siya ay nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Papa Dudut, naging kaibigang matalik ko si Bernard at sa kanya ko lahat inilabas ang sama ng loob ko. Lalo na sa mama ko na kahit minsan ay hindi ako inalagaan at pinahalagahan. Si Bernard ay parang naging pangalawang ama ko na nakakaintindi sa akin. Siguro dahil din sa malaki ang agwat ng edad niya sa edad ko, ay may mga pagkakataong sa kanya ako tumatakbo pag may mga bagay akong kailangan. Sa makatuwid ay naging close kami ni Bernard. Pero hindi umabot ako noon sa puntong magkaka-inlovean kami dahil nga sa internet lang kami nag-uusap. Samantala, tumira ako noon sa bahay ng tita ko at nagtrabaho na lamang ako bilang tindera sa isang burger store. Doon ko nakilala si Erickson and love finds me. Naging boyfriend ko siya dahil sa kanya, kaya ako natutong maging masaya, Papa Dudut. Mabait si Erickson, sweet, malambing at palagi niya akong sinosorpresa. Si Erickson din ang naging kasakasama ko sa mga problema. Sa madaling salita ay kay Erickson umikot ang mundo ko. Pero isang araw ay sinubok ng pagkakataon ang relasyon naming dalawa. Isang pagkakamali ang kanyang nagawa na nagbunga ng paghihiwalay naming dalawa, Papa Dudut. Naku Yula, tama lang yung desisyong ginawa mo na hiwalayan si Erickson. Hindi siya ang lalaking para sa'yo, kaya walang saysay na isipin mo pa rin siya. Ang sabi sa akin ng aking tiyahe nang makita niyang malungkot at malaman niyang hiwalay na kami ng boyfriend ko. Opo tita, sinusubukan ko naman pong kalimutan si Erickson. Malungkot kong sagot naman sa kanya. Basta Yula, huwag mo na siyang isipin. Smile naman dyan para dumami ang customer ng burger stand natin. Ang payo na lang niya sa akin. Pagkatapos noon ay pumasok muna sa loob si tita para tapusin ang ilang naantalang gawaing bahay. Habang ako naman ang naiwan lang noon sa labas. Naghihintay ng customer sa aming burger stand. Yula, tawag sa akin ng isang beses. Paglingon ko ay bumungad sa akin ng ex-boyfriend kong si Erickson. Malungkot ito at parang gustong magmakaawa sa akin. Anong ginagawa mo dito, Erickson? Tanong ko sa kanya. Bagamat alam ko na rin naman ang dahilan ng pagpunta niya sa burger stand. Yula, makipagbalikan ka naman sa akin. Ang sabi ni Erickson. Bakit pa ako makikipagbalikan sa iyo samantalang may nabuntis kang iba? Magiging ama ka na. Pasensya ka na Erickson, pero malaboy ang gusto mo. Katwiran ko sa kanya. Yula, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nakikipagbalikan sa akin. Hindi kita titigilan. Git niya sa akin. Pwede ba Erickson? Huwag mong sirain ang trabaho ko. Nauubos na noon ang pasensya ko sa kanya. Yula, mahal kita. Ikaw yung gusto kong makasama sa buhay. Kaya nakikiusap na ako sa'yo. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pamimilid pa ni Erickson sa akin. Ayaw kitang agawin sa babaeng nabuntis mo. Ayaw kong lumaki ang anak ninyo na hindi kompleto ang pamilya ninyo. Kaya kahit na masakit sa akin wala akong pagpipilian kundi ang pakawalan ka. Paliwanag ko sa kanya. Pagkatapos noon ay lumabas na ulit si tita at tinaboy na niya palayo si Erickson. Habang ako naman ay nanatili lamang tahimik at malungkot habang nagjo-duty sa aming burger stand. Hindi ko pinapahalata sa mga customers namin na gusto kong umiyak ng mga sandaling yon. Samantala kinagabihan ay umiyak lamang ako nang umiyak sa aking kwarto.
Siyempre masakit pa rin sa akin ang lahat at deep inside ay mahal ko pa rin si Erickson. Buti na lamang at noong gabing yon ay tumawag si Bernard sa akin. Sinubukan ko munang kumalma bago siya kausapin. Teka, curious lang ako. Bakit basag ang boses mo? Mukhang kagagaling mo lang sa pag-iyak ah. Bakit, may problema ka ba? Tanong niya sa akin at nahalata din niya na kagagaling ko lamang sa pag-iyak. Oo Bernard, hindi ba't naikwento ko sa'yo sa chat nung isang araw na nagkahiwalay na kami ng ex ko kasi nakabuntis siya ng ibang babae? Paalala ko noon sa kanya. Ano bang nangyari? Gusto bang makipagbalikan sa'yo o sisa niya sa akin? Oo, pumunta siya kanina sa burger stand namin kanina tapos nag-iskandalo. Gusto niya makipagbalikan ako sa kanya? Eh, mahal mo pa ba yung ex mo? Kung sa bagay, hindi ka iiyak kung hindi ka na-affected. Ang wika naman niya sa kabilang linya. Oo Bernard, mahal ko pa rin si Erickson hanggang ngayon. Pero buo na kasi ang desisyon kong huwag nang makipagbalikan. Desidido ako noon sa aking pagpapasya. Tama yung desisyon mo Yula. Sa una lang masakit yan pero makakalimutan mo rin si Erickson. Makaka-move on ka rin. Pampalubag loob niya sa akin. Nga pala, may iba tayo. Kumusta naman yung trabaho mo sa burger stand ng tita mo? Marami ba kayong benta ngayon? Pag-iiba niya ng topic. Kanina marami kaming benta. Minsan Bernard, kapag may time ka naman eh, magkita naman tayong dalawa. Papakainin kita ng maraming hamburger at footlong cheese dog sandwich. Aloko sa kanya. Gusto ko yan pero may pag-aalin lang ang wika ni Bernard sa akin. Pero ano Bernard? Mag-iisang taon na tayo magka-chat pero hindi pa tayo nagkikita. Lugi ako kasi ako, nakita mo na yung itsura ko sa mga litrato kong pinaw sa Facebook samantalang ikaw. Nihibla ng buhok mo eh, hindi ko pa nakikita. Bernard, magkita naman tayo. Ang sabi ko naman sa kanya. Gusto ko sana kaso nahihiya ako. Baka kasi matakot ka sa mukha ko at hindi mo na ako kaibiganin pa. Kaya siguro mas magandang hindi muna tayo magkita. Malungkot niyang sabi sa akin. Bernard, hindi naman mahalaga sa akin kahit ano pang itsura mo. Tanggap kita at ang importante naman kasi sa akin ay yung pag-uugali mo. Sa isang taon natin bilang chatmates eh, naniniwala akong mabait kang tao. Paninigurado ko sa kanya. Sige Yula, magkakaroon lang ako ng self-confidence e makikipagkita na ako sa'yo. Yun lamang ang sinabi niya sa akin kahit na walang kasiguraduhan ay umasa pa rin ako. Basta Bernard, aasahan ko yan ha. Yula, kahit na wala tayong physical contact eh ako pa rin yung kaibigan mong handang tumulong sa'yo. Handang magpasaya sa'yo sa lahat ng oras. Tutulungan kitang kalimutan mo yung ex mo. Ang wika pa niya sa akin ng gabing yon. Pagkatapos noon ay naging masaya na ang pag-uusap namin sa cellphone. Papa Dudut, nang mawala si Erickson sa buhay ko ay si Bernard ang naging kasakasama ko at naging karamay ko sa mga problema. Siyang tumulong sa akin para tumayo ulit. Siyang nagpalakas ng loob ko. Siya palagi ang nagpapaalala sa akin na tuloy pa rin ang buhay. Samantala sa pagiging close namin ay hindi ko akalaing may in love ako kay Bernard. Alam ko ang dahilan kung bakit ka masaya dahil dyan sa kaibigan mong si Bernard ano? Tama ba ako? Panunubok sa akin ni tita nang mapansin niya ang pagiging masayahin ko nitong mga nagdaang araw at linggo. Opo tita, tama po kayo. Nakangiting pag-aming ko naman sa kanya. Naku, dalaga na ang pamangking ko. Natutuwang wika sa akin ni tita. Natawa lang din ako sa naging reaksyon niya. Tita naman eh, matagal na akong dalaga no? At saka hindi ko naman po first time na umibig eh. Ang sabi ko pa sa kanya. Kung ganun, umiibig ka na nga sa kanya. Asus, ang pamangking ko talaga. Tila nasasabik pa niyang wika. Pero alam niyo po tita, nung una talaga eh,
Hindi ko po ini-expect na mamahalin ko ang isang taong hindi ko pa nakikita. Pero nangyari po ang hindi ko inaasahan. Ang kwento ko. Teka, paano mo nasabi na in love ka sa lalaking yon eh samantalang hindi pa kayo nagkikita ng personal? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi naman po mahalaga kung nakita ko na siya ng personal o hindi. Para sa akin ay hindi po mahirap mahalin ang isang katulad ni Bernard. Bukod sa naniniwala ako na siya talaga ang ideal man ko, sagot ko naman. Ay nako, mas mabuti na rin na nakita mo yung lalaking yan ng personal. Malay mo pala, mukha pala siyang bakulaw o di kaya ay masamang loob pala siya. May kaunting pag-aalala na dagdag ni tita sa akin. Hindi naman po siguro ganun si Bernard, tita. At saka kahit na mukha pa siyang bakulaw, okay lang po. Ang importante lang naman po eh mabait siya at mahal niya ako. Katwirang ko naman sa kanya. Ay nako, ewan ko sa'yo. Basta kumbinsihin mo yang si Bernard na makipagkita na siya sa'yo. Pag-uudyok pa niya sa akin. Opo tita, sagot ko na lamang noon sa kanya. Papa Dudut, at that point ay aminado kong in love na ako kay Bernard. Kahit na sabihing hindi ko pa siya nakikita sa personal. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Bernard. Bukod sa nararamdaman ko na sa kanya ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Pero sinubukan ko pa ring labanan ang mga nararamdaman ko kasi nung una talaga ay hindi ako naniniwala sa pagmamahal hangga't hindi pa kayo nagkikita ng personal. Pero kahit na anong klaseng pagpigil ang gawin ko ay hindi ko talaga maialis sa puso ko si Bernard. Kaya hayon, hinayaan ko na lamang ang sarili kong mahalin ko siya. Samantala isang gabi ay muli ako nakatanggap ng tawag mula sa lalaking sekreto kong minamahal. Good evening. Kumusta ka na, Yula? Ang batin niya sa akin noon. Heto, masaya kasi nakausap na naman kita. Masaya kong sagot sa kanya. Bernard, hindi sa makulit ako pero... Pipilitin mo na naman ako makipagkita ako sa iyo? Hula niya nang nasa isip ko. Bakit ba kasi ayaw mo makipagkita sa akin? Alam mo Bernard, naku-curious na ako sa iyo eh. Tila naiinip kong sagot sa kanya. Nasasabik na kasi ako makita si Bernard ang personal at sasabihin ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Huwag ka mag-alala at darating din tayo dyan. Basta ang importante sa ngayon ay magkaibigan tayo. Yula, may sasabihin pala ako sa iyo. Ang sabi niya sa akin sa kabilang linya. Ano yun? Curious kong tanong sa kanya. Hindi ba't naikwento mo sa akin na gusto mo ulit bumalik sa pag-aaral? Mabilis naman akong sumagot sa sinabi ni Bernard. Oo, naikwento ko nga yun sa iyo eh. Gustong-gusto ko ngang bumalik sa pag-aaral. Kaso wala pa akong pera. Hindi pa ako nakakaipon. Pero heto, nagsusumika pa rin ako, ang sabi ko pa. Eh kung pag-aralin kita, ano sa tingin mo? Tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking mga narinig. Anong sabi mo, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. What if pag-aralin kita para matupad mo na yung pangarap mo? Yula, kayang-kaya kitang pag-aralin, alok sa akin ni Bernard. Pero nakakahiya sa'yo. At saka sobra-sobra na yung mga natatanggap kong pabor mula sa'yo. Concern ko naman sa kanya. Yula, I insist. Kung gusto mo makatulong ako sa'yo, gusto kong makamit mo ang mga pangarap mo. Sige na, payagan mo na akong pag-aralin kita, ang sabi pa ni Bernard. Bakit mo ginagawa sa akin to? Curious kong tanong ulit sa kanya. Kulang pa yun sa mga nagawa mong kabutihan sa akin. Iniligtas mo ako mula sa kalungkutan. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. Yula, naging mabuti kang kaibigan sa akin kaya heto, panahon naman para bumawi ako sa iyo. Sana tanggapin mo yung tulong ko sa iyo. Paliwanag naman niya sa akin. Sige Bernard, tinatanggap ko. Maraming maraming salamat sa tulong mo.
Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Bernard, napakaswerte ko at ikaw ang naging kaibigan ko. Ang wika ko naman sa kanya. At yun nga, Papa Dudut. Muli akong bumalik noon sa pag-aaral dahil kay Bernard. Labis akong natuwa kasi muling nabuksan na naman ang aking mga pangarap. Hindi rin makapaniwala si tita noong mga panahong yon. At bilang ganti naman kay Bernard ay nag-aral talaga ako ng mabuti. Sinikap kong magkaroon ng matataas na grades para naman hindi sayang ang pagpapaaral niya sa akin. Samantala dumating din ang araw kung saan ay napagpasyahan naming magkita ni Bernard. Nagkasundo kami magkita sa isang restaurant sa mall at sinama ko si tita para ma-meet na rin niya, ang aking kaibigan. Matyaga naming hinintay noon ang pagdating ni Bernard. Medyo naiinip pa nga noon ang tiyahin ko dahil na late nang dating si Bernard. Yula, paano kung makita mo si Bernard? Alam mo na, paano kung hindi pala siya kagwapuhan? At kung may kapansanan pala siya? O kung lolo na ang itsura niya? Tanong ni tita sa akin habang naghihintay kami kay Bernard. Tita, wala po akong pakialam kahit ano pang itsura niya. Ang mahalaga ay makilala ko si Bernard at mapasalamatan ng personal sa kabutihang ibinigay niya sa akin. At saka tita, kahit nasabihin matanda na siya, maitim, mataba o kahit ano pang itsura niya, ayos lang po yun sa akin. Hindi mababago ang pagtingin ko sa kanya. Sagot ko naman, Papa Dudut. In love ka dyan sa benefactor mo ah. Nakangiting wika naman ni tita. Tila approved naman siya sa amin ni Bernard. Opo tita, sana ganun din siya sa akin. Hopeful kong sagot naman sa kanya. Pero Yula, parang na-imagine ko ng itsura ni Bernard. Matanda, namumuti na ang buhok, may kalakihan ng tiyan, pandak maitim. Tapos eh tatay na mukha niya, natatawang wika ni tita sa akin. Natawa na rin ako. Grabe naman po kayong mag-assume tita. Kaya nagaanin lang makipagkita sa iyo si Bernard kasi baka ma-disappoint ka sa itsura niya. Kasi kung gwapo siya, eh pagmamalaki niya sa iyo nagwapo siya. Naku, kabahan ka na Yula, dagdag niya sa akin. Maya-maya ay kaunti ay napansin ko na parang may tinatanaw si tita sa malayo. Sino yung tinitingnan ninyo tita? Curious kong tanong sa kanya. Wala. Tinitingnan ko lang yung kakapasok na gwapong lalaki doon. Mature looking pero mestizo, medyo kamukha ni George Clooney. Tapos namumutok ang muscles niya sa suot niyang damit. Dati sigurong bodybuilder ang lalaking yun. Ay oo nga tita, teka parang may hinahanap siya. Hindi kaya si Bernard yan? Mamayang kaunti ay napatingin sa amin ang lalaking kamukha ni George Clooney at napangiti. Pagkatapos ay lumapit ito sa amin. Ay Yula, ikaw ba yan? Tanong niya sa akin. Oo Bernard, ako nga ito, si Yula. Masaya kong tugon sa kanya. Kung ganun eh, mas maganda ka pala sa personal. Ang puri niya sa akin. Ikaw din Bernard. Guwapo ka pala sa personal. Puri ko din kay Bernard. Ikaw talaga? Nahiya ka pang makipagkita sa akin noon na kesyo. Natatakot kang makita kita kasi baka ma-disappoint ako sa itsura mo. Pero tingnan mo, wala ka dapat na ikahiya. Siya nga pala Bernard, ang tita ko. Magandang hapon po tita. Ang bati niya sa tiyahin ko. Magandang hapon din Bernard. Grabe, hindi ko akalain na gwapo at mukhang artista pa lang kaibigan ng pamangking ko. Tuwang-tuwa si tita na ma-meet ng personal si Bernard. Nga pala, masaya kami ng pamangking ko na makilala ka namin sa wakas. Kumusta na kayo? Ikaw Yula. Mabilis at nasasabik naman akong sumagot kay Bernard. Heto, mabuti naman kami ni tita. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan na kaming tatlo. Napag-usapan namin ang aming burger stand. Pagkatapos ay napunta ang topic sa pag-aaral ko. Ayos naman, mataas ang mga grades ko. Pagmamalaki ko kay Bernard. Hindi nasasayang ang pagpapaaral mo sa akin. Talagang pinagbubutihan ko para sa iyo, ang sabi ko pa sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Masaya siyang marinig mula sa akin ang isang magandang balita. Siyempre, sinisikap ko talagang mag-aaral ng mabuti.
para hindi ka naman ma-disappoint sa akin. Sayang naman yung pinagpapaaral mo sa akin kung hindi ako magsusumikap, ang sabi ko pa sa kanya. Alam mo, natuwa ako sa mga sinabi mo ngayon sa akin. Masaya ako kasi hindi nasasayang ang pagtulong ko sa iyo, ang sabi pa ni Bernard. Gusto kong maging proud ka sa akin, Bernard. Kaya pinagbubutihan ko ang pag-aaral ko. Alam mo, masayang-masaya ako ngayon kasi nakilala na rin kita finally. Parehong-pareho yung Bernard na kausap ko sa phone at sa internet sa Bernard na kaharap ko ngayon. Bernard, salamat ha. Salamat sa mga tulong na ibinibigay mo sa akin. Ang sabi ko pa sa kanya nung araw na yon. Papa Dudut, simula noon ay naging mas malapit na kami ni Bernard sa isa't isa. At naging madalas na ang pag-uwi niya ng Pilipinas para makita ko. Tumagal ng ganoon ang relasyon namin bilang magkaibigan pero sa bawat araw na dumaraan ay lalo akong napapamahal sa kanya. Pero pigil pa rin ako noon sa mga nararamdaman ko dahil nahihiya akong malaman niya ang katotohanan. Bukod sa parang anak lang ang turing niya sa akin. Pero umasa pa rin ako noon na isang araw ay magpapakita na rin siya ng pagmamahal si Bernard sa akin. Papa Dudut, nagpatuloy ang friendship namin ni Bernard at patuloy ako sa pagmamahal sa kanya ng lihim. Sa bawat pagsasama namin ay nakakaramdam talaga ako ng kasiyahan at maski siya ay nasisiyahan din sa akin. Pero sa kabila ng mga ngiti niya ay nararamdaman kong may bumabagabag sa loob niya. Bagay na hindi niya pinapaalam sa akin. Samantala ay nakaramdam na rin ako noon ng pagmamahal mula sa kanya. Pero hindi niya masabi sa akin ang diretso na gusto niya akong maging girlfriend dahil na rin siguro sa mga personal niyang problema. Hanggang isang araw ay isang katotohanan ang aking maririnig mula kay Bernard. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag. May problema lang kasi ako, malungkot na wika ni Bernard sa kabilang linya. Ganun ba? Kaya pala iniiwasan mo na ako nitong mga nagdaang araw, malungkot ko ding wika sa kanya. Yula, hindi naman sa iniiwasan kita pero ayaw ko lang madami ka sa problema ko. Paglilinaw niya. Bakit? Ano ba yung problema mo? Baka makatulong ako sa iyo. Umiibig na kasi ako sa iyo, Yula. Biglang pagtatapat sa akin ni Bernard. Nagulat ako sa aking mga narinig at aaminin kong deep inside ay natuwang sandali ako ang aking puso. Ha, Bernard? Hindi problema yun, ang sabi ko sa kanya. Kaso hindi pwedeng maging tayo, pagtatapat sa akin ni Bernard. May asawa na kasi ako, Yula. Nanlumo ako nang marinig ko ang sinabi niyang yon. Parang halos walang lumalabas na boses noon sa bibig ko. Ano? Pero akala ko ba binata ka? Patawarin mo ako, Yula, pero nagsinungalin ako sa iyo. May asawa na ako at may sakit siya. At nag-aagaw buhay na siya ngayon, inform niya sa akin. Nasakta naman ako sa aking mga nalaman at hindi ko napigilang umiyak. Bernard, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Hindi ko intensyon na lokohin ka. Pakikipagkaibigan lang naman talaga ang hangad ko sa iyo pero hindi ko inaasahang mauhulog ang loob ko sa iyo. Kaya heto, nilabanan ko yung nararamdaman ko sa iyo. Kaso hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang kontrolin pa yung nararamdaman ko sa'yo. Kaya heto, nag-decide akong itigil na lang ang pakikipag-communicate ko sa'yo. Yula, I'm sorry. Paliwanag sa akin ni Bernard. Bernard, sa totoo lang ay masakit itong ginagawa mo sa akin. Pinapaasa mo lang ako. Naibulalas ko noon sa kanya. Anong paanong pinapaasa? Mabilis kong sinabi sa kanya ang katotohanan. Mahal na rin kita, Bernard. Matagal na akong may gusto sa'yo. Kahit na noong hindi pa tayo nagkikita, alam ko sa sarili ko na mahal na kita. Naghintay ako sa'yo, Bernard. Umasa ako na isang araw ay sasabihin mo sa akin na mahal mo ko pero ano ito? Malalaman ko lang sa'yo na hindi mo pala ako pwedeng mahalin kasi may asawa ka na. Bernard, masakit. Sa puntong yun ay napahagulhol na ako. Yula?
Sa boses pa lang ni Bernard ay alam ko nang nagigilty na siya sa kanyang ginawa sa akin. Akala ko'y magiging kakampi kita. Akala ko totoo ka sa akin. Akala ko ikaw yung akala kong kasalanan ko kasi masyado ko nabuhay sa akala. Masyado kasi akong umasa sa iyo. Kaya heto, nasasaktan ako ngayon. Putol-putol na sabi ko sa kanya. Hindi ko mabuo ang gusto kong sabihin dahil na rin sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon sa aking puso. Yula, patawarin mo ko. Mahinang wika niya sa kabilang ninya. Kaya ko ito. Simple lang ito. Hindi ko dapat ito iniiyakan. Sige Bernard, hindi na ako mamimilit pa sa iyo. Didistansya na ako sa iyo para hindi na ako makadagdag pa sa problema mo. Pero huwag kang mag-alala. Tatanawin ko pa rin malaking utang na loob sa iyo yung pagpapaaral mo sa akin. Malaki pa rin ang pasasalamat ko sa iyo dahil naging bahagi ka ng buhay ko. Yun na ang naging desisyon ko kahit masakit yon para sa akin. Papadudot, masyado akong nasaktan sa mga nalaman ko tungkol kay Bernard. Matagal kong iniyakan yon. Halos araw-araw ay puro siyang laman ng isipan ko. Akala ko kasi kakampi ko siya. Akala ko ay totoo siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsisinungalingan lang pala niya ako. At dahil doon ay dumistansya na ako kay Bernard. Kahit na masakit sa akin kasi ayaw ko naman na ako pa ang maging dulot ng pagkasira ng pamilya niya. Samantala, isang araw ay isang tao ang hindi ko ina-expect na mamimit ko. Excuse me? Are you Yula? Tanong sa akin ng isang babae habang kumakain ako noon sa isang fast food. Anyway, I'm Ella, kapatid ni Bernard. Can I join? Pagpapatuloy pa niya. Agad ko naman siyang pinaupo at doon ay nagkwentuhan na kami tungkol sa kanyang kapatid na si Bernard. Marami siyang sinabi sa akin tungkol sa iyo. Tulad na lang ng mabait ka raw, masipag, maalaga, faithful, mabuting kaibigan, matalino at saka sinabi niya rin sa akin na maganda ka raw. Well, naniniwala naman ako sa mga sinabi niya kasi maganda ka talaga, ang wika niya sa akin. Nga pala, kumusta na si Bernard? Tanong ko kay Ella. Nakita ko namang lumungkot ang ekspresyon ng mukha ng babaeng kaharap ko. Nasa Amerika si Kuya Bernard. Alam mo na, nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ni ate. Sagot niya sa akin. Si Ate Esmeralda? Ha, Esmeralda? Yun ba yung asawa niya? Pagkaklaro ko. Oo Yula, namatay sa sakit na cancer si ate nung nakaraang 3 buwan. Ito nga, hindi matanggap ni Kuya yung nangyari sa asawa niya kaya nag-decide siya na mag-ibang bansa muna. Kwento pa niya sa akin. Nalungkot naman ako para kay Bernard. Gusto ko siyang damayan at samahan sa kanyang pagluluksa. Pero hindi ko magawa dahil alam kong hindi naman ako ang sagot sa kanyang problema. Kaya labis akong nasasaktan noon ng mga oras na yon. Ella, pakisabi kay Bernard, nakikiramay ako sa kanya. Ang wika ko na lamang sa kanya. Alam mo Yula, matagal nang may sakit ang asawa ni Bernard. May taning na ang buhay ni Ate Esmeralda. Noong mga kapanahunang nagkakausap na kayong dalawa sa internet, alam mo ba na si Ate Esmeralda ang may pakana kaya kayo nagkakilala ni Kuya Bernard? Nagulat naman ako sa ikinuwento sa akin ni Ella. Talaga? Nararamdaman na kasi ni Ate Esmeralda na malapit na siyang mamatay noon. Kaya kinumbinsa niya si Kuya Bernard na maglibang-libang, na maghanap ng ibang babaeng maaring pumalit sa kanya. Kaya habang nagbabrowse siya noon sa Facebook ay nakita niya ang profile mo. Nakita niya siguro na wife material ka kaya hayon kinumbinsa niya si Kuya na makipag-chat sa iyo. Nung una talaga ayaw ni Kuya na makipag-chat sa ibang babae kasi hindi niya gusto yung ideya na hinahanap siya nito ng bago mapapangasawa pero mapilit si Ate Esmeralda. Ayaw kasi ni ate na nakikita nasasaktan at nahihirapan si Kuya Bernard sa kalagayan niya kaya hayon pinili talaga ni ate na makipag-chat si Kuya sa iyo. Pagkikwento pa niya sa akin. So ibig sabihin gusto ni Esmeralda na magkalapit kami ni Bernard sa isa't isa? Tanong ko. Exactly. Para in case na mamatay si ate,
Eh, hindi na gaano masasaktan si Kuya Bernard kasi meron na siyang nakahandang kapalit. Alam mo ba, Yula? Sa tuwing nag-uusap ang dalawa, madalas sabihin ni Ate Esmeralda na ligawan ka na ni Kuya Bernard. Pero syempre, ayaw naman ni Kuya kasi mahal na mahal pa rin niya ang asawa niya. Kinuwento sa akin ni Kuya na nakakaramdam siya ng guilt sa tuwing kasama kanya. Ayaw niya kasing iwanan ang asawa niya sa gitna ng problema nito. Pero hindi niya maiwasang ma-inlove sa iyo kaya yun. Nag-decide siyang lumayo muna kasi para sa kanya, hindi pa panahon para mahalin ka niya habang buhay pa ang asawa niya. Malungkot na paglalahad pa ni Ella. Nakaramdam naman ako ng labis na pagkalungkot para kay Bernard. Eh bakit hindi niya kagad sinabi sa akin yun? Ayaw kasi ni Kuya Bernard na pati ikaw ay madamay sa problema niya. Gusto kanya kasing makapag-concentrate sa pag-aaral mo. At sa tingin niya ay makakasagabal siya sa iyo kaya nagpakalayo-layo muna siya, katwiran niya. Ganun pala, malungkot kong nasabi habang nakikinig sa kanya. Nagpatuloy ulit si Ella. Alam mo Yula, mahal na mahal ka ni Kuya Bernard. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makita kanyang masaya at successful sa pag-abot sa mga pangarap mo. Nasabi sa akin ni Kuya na malaki din daw ang pasasalamat niya sa iyo. Kasi tinulungan mo siyang maging masaya kahit na noong panahong down na down siya dahil nga sa asawa niya. Yula, sa totoo lang ay hulog ka talaga ng langit sa buhay ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na rin wala si Kuya kasi hindi niya makakayanan yung mga pagsubok na dumating sa buhay niya ng mag-isa. Malaki ang utang na loob niya sa iyo. Eh hulog din naman siya ng langit sa akin. Siya rin ang naging kasama ko sa mga problema ko. Ang sabi ko naman kay Ella. Yula, mahal mo pa rin ba si Kuya Bernard? Diretsyang tanong niya sa akin. Oo naman Ella, mahal ko pa rin si Bernard hanggang ngayon. Kaya nga nasasaktan pa rin ako ngayon Ella eh. Namimiss ko na ang kapatid mo, pagtatapat ko sa kanya. Yula, wala silang anak ni Ate Esmeralda kaya mag-isa na lamang ngayon si Kuya. Sana huwag mo siyang iiwanan. Yula, mahalin mo sana siya ng tapat at totoo. Alam kong ikaw lang ang makapagpapasya kay Kuya Bernard. Yun ang naging bilin sa akin ni Ella ng araw na yon. Papadudot, noong narinig ko ang mga salitang yon sa kapatid ni Bernard ay naiyak ako. Sobra akong naawa kay Bernard at parang gusto kong lumipad papunta sa ibang bansa kung nasaan si Bernard para yakapin at sabihing patawa dahil hindi ko siya inunawa. Samantala, lumipas ang isang taon ay muli kaming nagkita ni Bernard. Yula, kaya nga ako bumalik sa Pilipinas eh para sa'yo. I'm sorry, sincero niyang wika sa akin. Huwag kang humingi ng sorry sa akin. Naikwento na nga sa akin ni Ella ang lahat. Si Esmeralda pala ang may plano nito, pagtatapat ko sa kanya. Tama ka, siya nga nagkumbinsi sa akin na makipag-chat sa'yo. Yula, alam mo ba, nung una talaga eh wala akong balak na makipag-chat sa ibang babae pero mapilit noon si Esmeralda. Gusto niya kasi bago siya mamatay eh may papalit na kagad sa puso ko. Kwento sa akin ni Bernard. Nasabi nga sa akin niya ni Ella. Nagpatuloy sa pagkukwento si Bernard at sa totoo lang Yula, hindi ko inaasahan talaga na mahuhulog ang loob ko sa iyo. Mahal na mahal ko kasi ang asawa ko pero binubulong ka ng puso't isipan ko. Pilit ko nilalabanan yun Yula pero bigo ako. Pinagtapat ko noon sa asawa ko na nahuhulog na ang loob ko sa iyo. At nung nalaman yun ng asawa ko ay sobra siyang natuwa. In-encourage pa nga niya ako na ligawan ka pero tumutol ako noon kasi nakukonsensya ako na pinagpapalit ko na kagad ang asawa ko kahit na buhay pa nga ito. Kaso si Esmeralda ay palagi niya akong sinasabihan na mahalin daw kita. Binili niya sa akin na huwag raw kitang lolokohin. Mahalin daw kita tulad ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. At yun nga, bago siya namatay, inabili niya sa akin na pakasalan kita. Magiging masaya daw siya sa kabilang buhay kapag naikasal daw ako sa'yo. Napaka-martir naman ni Esmeralda. Hindi ko alam kung makukonsensya ba ako o ano. Aaminin kong nakakaramdam ako ng lungkot sa ikinikwento sa akin ni Bernard. Alam mo ba? Si Esmeralda ang nagkumbinsi sa akin na pag-aralin kita.
Payag pa niya sa akin. At sa pagkakataong yun ay hindi ako tumutol kasi gusto ko rin na makita kang magtagumpay kaya ginawa ko ang lahat para mapag-aral kita. Naiiyak na ako sa kanyang ikinuwento sa akin. Yula, ganun kabait ang asawa ko. Hanggang sa huling hininga niya, kapakanan ng ibang tawang nasa isip niya. Kaya nga mahal na mahal ko si Esmeralda. Sa loob ng 7 taon na mag-asawa kami, hindi ko nakuha ang mamabae. Kahit na labas-masok sa ospital ang asawa ko, hindi ko nakuha ang maghanap ng iba. Kaya sa loob ng 7 taon, binuhos ko ang sarili ko sa pag-aalaga at pagmamahal kay Esmeralda dahil doon. Ako naman ang nagsalita sa kanya. Wala akong masabi sa kabaitan ng asawa mo. Hindi lang pala ako sa iyo may utang na loob, pati na rin pala sa asawa mo. Kaya ako nagbalik ng Pilipinas para tuparin yung pangako. Pangako ko kay Esmeralda na pakakasalan kita. Yula, pakakasalan kita hindi dahil sa nangako ako sa asawa ko kundi talagang mahal kita. Tatanggapin mo ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Bernard, oo, tinatanggap ko. Mahal na mahal kita, Bernard. Gusto kitang makasama habang buhay. Masaya bagamat naiiyak kong sagot sa kanya ng araw na yon. At yun nga, Papa Dudut, sa ngayon ay 6 na taon na kaming kasal at may 2 anak na rin kami. Habang tumatagal ay lalong sumasarap at tumitibay ang relasyon namin. Masaya na kami ngayon sa buhay namin at wala na kaming mahihiling pa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa mo itong masayang kwento ng buhay pag-ibig ko. More power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Yula. Maraming salamat, Yula, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Maswerte ka dahil nakatagpo ka ng isang mabuting lalaki tulad ni Bernard. Sa iyong kwentong inilahad sa amin ay nakita namin kung paano naging faithful siya sa kanyang naunang asawa kahit pa may sakit ito. Kaya hindi malayong gawin din niya yon sa iyo. At sa 6 years of marriage ninyo ay mukhang tama naman ang naging desisyon mo. Makaka-online, bibihira lamang ang mga taong wagas kung magmahal. Kung makatagpo ka ng taong tulad ni Bernard ay pahalagahan at ingatan mo na. Huwag mong sasayangin dahil kung mahal mo rin naman siya, siguradong magiging maligaya ka sa piling niya. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories.